Yan si Trina talaga ang dapat para sa anak ko. Edukada, hindi katulad ng iba dyan. Walang klas. Sino ba naman ako kung para dun sa Trina Saragosa na yun? Sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw ang may pinakamalaking puso. Hindi nakikita ni Luis yun. Napaka tanga na lang niya para pakawalan ko. May kinalaman ka ba dito? Hindi, ano? Wala akong alam tungkol dyan. I think it's about time na padalang ko siya ng Sobina para malaman niya na totohanan talaga ito. Kung hindi-demanda natin siya, tayo magmumukhang masama sa mga buyers natin. Tama si Nick. If she's not yet ready to work, huwag siyang pilitin. Walang manloloko kung walang magpapaloko. Sama na tayo ng habang buhay. Ay, yan naman ang hindi totoo. Walang habang buhay. Kasi lahat ng love story may expiration date. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Kain po tayo. Okay lang ko. Nay, di ba siya yung sikat na model sa mall? Baka hindi siya kumakain yan. Nakakahiya naman. Uy, ano ka ba? Kumakain ako nan, no? Bibingka yan, di ba? Paborito ko kaya yan. Bakit po kayo lang mag-isa dito? Kasama pa yung boyfriend mo. Shh, anak. Huwag ka nakakahiya. Sorry, ah. Hindi siya makakarating eh. Okay lang po. Ako lang talaga mag-isa. Di ba kakainin yan? Wala akong gani. Ay, gusto mo? Sa'yo na lang. Thank you, po. Ang cute niya, no? Oh, sige na. Kain mo yan, ha? Alam mo ba, Nick? Tuwing may nandilimos na bata, si Luis ayaw na ayaw niya nagbibigay ng pera. Gusto niya, bigyan na lang ng pagkain. Kasi gusto niya masigurado na napupunta talaga dun sa bata, eh. Hindi yung mapupunta lang sa mga magulang o sindikato. So, ano pang pwede natin pag-usapan tukol kay Luis? Ito naman. Sorry na nga. Naalala ko lang kasi. Hindi na mauulit. Alam mo, okay lang yan. Normal lang naman yan, eh, sa mga galing sa breakup. Normally, lahat ng mga bagay na nakikita nila, nangyayari, na i-coconnect nila sa mga ex nila. Uy! 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 Teka lang! Teka lang! Teka lang! Huwag mong iinumin yan! Teka yung straw mo! Sama kong gagamitin yung straw! Huwag mong gagamitin yung straw! Alam mo ba ang sabi sa akin ni Luis? Nakakadagdag daw yan sa kalat! O sige, tapon natin! Eh, teka lang! Pwede tayo mo pwede tapon! At sabi ni Luis, huwag nang magkalat! Huwag mo itapon! Lagay mo dyan, tapos huwag mo na inumin! Huwag mo na gamitin, nanonood! Alam mo, mabuti pa, umalis na lang tayo dito kasi lahat ng bagay dito na na i-coconnect mo kay Luis, eh. True talaga. True.
Alam mo, doon tayo sa good vibes. Hindi ko kasi maiwasan isipin eh. Sorry. Kaya nga umalis na tayo dito. Saan tayo pupunta? Basta. Ano? Marunong ka ba maglaro nito? Hindi. Pambihira, niyaya mo ako dito tapos... Ito naman, ako na nga maglalarga. Marunong ka ba maglarga? Oo, ito na, oo. Susubukan naman, di ba? O sige na, bilis na, ha? One, oh, ito na, o two. Bilis! Ay, pambihira naman. Ano? Ano ba naman? Hindi ka naman pala marunong. Santol ka ba? Bakit? Ang asim na mukha mo eh. Kasi may naaalala akong tao dyan sa ginagawa natin. May naaalala kang ibang tao na naman? Sino to? Yung kababata ko sa bahay ampunan. Siya kasi yung parati kong palaro eh. Nakit kami sa puno. Pero alam mo, hindi rin siya marunong magsaranggola. Parang ako? Ses, hindi mo ba siya namimiss? Hindi ko namimiss yung taong yun. Yung taong yon, walang kwenta. Wala siyang isang salita. Walang kwenta. Aya! Paliparin natin to. Isa pa. Galingan mo kasi. Lakasan mo naman. Medyo malakas yung hangin. Nilipad niya. Try natin? Ano ba? Ayoko na! Ses, akin na. Ses, yung sinabi mong kaibigan mo sa bayan punan, galit ka pa rin ba talaga sa kanya? Galit. Galit na galit ako dun sa taong yun. Sa totoo lang, siya yung taong gusto ko nang kalimutan. Bakit? Wala ba kayong ano? Magagandang memories together? Wala! 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 Ba't ka ba tanong ng tanong? Wala! Wala, wala, wala! Palipanin na natin to. Sige na! Palingan mo naman! 1, 2, 3! Oh, yun! Taas na! Bilis, bilis! Patasipan natin! Ikaw! Oh, oh, oh! Sasabit! Sasabit dito mo ilagay! Yan, yan! Yan! Oh, yan! Oops! Atras tayo para tumulas pa namula ng hangin! O, kailangan natin matras! Mali! Hindi ganyan! Likot-likot mo eh! Atras! Atras! Uy! Hindi ka lang ba? Ang sakit ng... Ano nangyari? Ikaw naman kasi! Ang sakit din pala nito! Yan! Ariko! Saan ba? Ari, yung joint ko masakit. Ariko, masakit ang ulo ko. Sis? Ano? Naisip ko lang. Paano kung balang araw, makita kayo ulit ng kaibigan mo sa bayang punan? Nagdududa na ako dyan sa kapatid mo, ha? Lagi lang biglang nawawala. May tinatago ba siya sa akin? Oh, Nick, dito na pala siya. Nick, kanina ka pa hinahanap ng girlfriend mo. Nakalimutan mo bang may movie date tayo tonight? Ay, oo, oh, meron. Sige, actually, ito, tatawagan ko na si Jefflyn para magpa-reserve ng ticket. Hindi na. Nakapagpa-reserve na ako. Bakit amoy usok ka? Saan ka ba galing? Sa park. Galing ako sa park. Anong ginawa mo sa park? At sinong kasama mo? Sinong kasama mo sa park? Steve! Oh, nag-ocular kami kasi magbubukas siya ng bagong bar. Why didn't you tell me na mag-ocular kayo? E di sana sumama ko sa inyo. Si Kate, si Steve lang naman ang kasama ni Nick eh. Itong si Kate, kung ano-ano pong pasok sa isip, baka daw may tinatago ko sa kanya. Eh, ano naman pwedeng itago ko sa'yo? Meron ka bang dapat itago sa akin? Stick to one yung kapatid ko, Kate. Dapat lang. Dahil oras na malaman kung may babaan siya, magkakagulo talaga. Look, Kate,
Trust me, hindi marunong magsinungaling si Nick. Panic. Sweetheart, pupuntahan ko lang yung mga friends ko. Okay, sige. Take your time. Bye, Nick. Bye. Basta bro, ha? Ako nagtanong sa'yo si Tiger. Sabihin mo, kung maghapon, nag-o-color lang tayo sa park, right? Oo, talaga. Dinamay mo naman ako sa kalokohan mo, eh. At di mo lang kasi aminin na nakikipagkita ka pa kay Ses. Pare, ayoko lang naman mag-isip si Luis kapag nalaman niya nakikipagkita pa rin ako kay Ses. Bakit? Wala naman kayong ginagawa masama, di ba? Wala. Wala. Tulad ng sinabi ko, kaibigan lang kami. Pagkaibigan lang ba? Ba't kaya nangiti mo? Wala. Natutuwa lang ako kay Nick. Alam mo kasi, Mars, hindi siya umiwas sa akin kahit alam mo nang naghiwalay na kami ni Luis. Alam mo ha, feeling ko, bet ka nun ni Papa Nick. Mars, imposible naman yun. May girlfriend yung tao eh. What if? What if lang ha? Kung wala kang girlfriend, hindi ka ba magkakagusto kay Ses? Hindi minsan pare, hindi yan pumasok sa isip ko. Ang importante para sa akin, ang masiguro ko na okay si Ses. Kasi, sana nakikita ko, Brad, talagang naapektuhan siya sa pag-iwalay nila ni Luis, eh. That's why, hanggat maaari kung pwedeng nandiyan ako sa tabi niya, pupuntahan ko siya. Bro, posible ba na mahulog ang loob mo kay Ses? Yun ang tanong ko. Wala naman akong balak makipag-relasyon agad. Alam mo naman na nasa moving on stage pa ako, eh. Mahirap, pero kinakaya ko naman. Alam mo ha, the best way to get over someone is to find someone new. Alam mo, feeling ko ha, si Nick na yung someone new mo eh. Marsa, eto lang ha. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan nga lang kami? Wes, kung malinis talaga ang intensyon mo kay Ses, bakit ba hirap na hirap kang aminin na ikaw ang childhood best friend niya? Hari, para naman ganun kadali yun, ha? Kailangan may timing. Anong gusto mo sabihin ko? Ses, Nicolo, yung best friend mo sa ampunan, yun ang iwan sa'yo. Diba? Alam mo, kung ano man yung issues niya noon, wala na yun. Matagal na yun, eh. Diba nga, best friends kayo? Excuse me, nandiyan pa si Steve? Ma'am, wala pa siya. Okay. Wait ko na lang siya dito. Excuse me, nandiyan na ba si Steve? Isusurprise ko sana siya. Ano-ano mo naman si Steve? I'm his girlfriend. Ikaw? Huh? Ako ang girlfriend niya. For your information, matagal na kaming mag-on ni Steve. So, that makes you the mistress. Uso pa pala yung kamit, no? Call me whatever you want, but I know in my heart na ako ang mas mahal ni Steve. In fact, kahapon, buong araw kaming magkasama sa hotel. Ano sabi mo? Magkasama kayo Steve kahapon? Yes, from sunrise to sunset. Kasama ko si Steve. Nasa park kami. Magkasama kami sa park. Nag-o-color kami kasi magbubukas siya ng bagong bar. And who are you? Kabit ka din ba niya? Sa ganda ko itong pangkabit. Hindi ako katulad niya, nakahihipon. Maganda nga katuan, tapo naman yung ulo. Excuse me, girls. Ikaw pala ang umagaw sa akin kay Steve. Oh. Ako na lang susundo sa'yo para hindi ka mabala. Sige, doon na lang tayo magkita. At may importante ako sasabihin sa'yo. Okay, bye. Kumanda kayo sa akin ng babae. Good luck sa kanya dahil when I'm done with her, kalbo na siya.
Nick? Sis. Halika, maupo ka. Ay. Thank you. Kanina ka pa? Sakto lang dating mo. Ano pala yung gusto mo sabihin sa akin? Naalala mo ba yung sinasabi mo sa akin kababata? Sa bayang punan? Si Nicolo? Ba't ba interesado ka sa kanya? Sa bagay, magkalapit kayo ng pangalan eh. Pero alam mo, magkaiba kayo ng ugali. Walang kwenta yung lalaking yun. Paano mo naman nasabing walang kwenta? Eh, di ba may pinagsamahan kayo? Eh, yun na nga eh. Naturingan ko siyang kaibigan. Pero parang wala siyang pakialam sa akin. Kinuha lang siya ng tatay niya. Kinalimutan niya na ako. Sis, baka naman ano, may mabigat lang siyang dahilan. Eh, ano pa bang ibang dahilan niya? Pumunta siya sa bahay ampunan. Pero ni hindi niya man lang ako inamusta kay Mother Superior. Ni hindi niya inalam kung saan ako mahahanap. Eh, baka naman kasi iniisip niya na nakampante na siya na maayos ka na sa buhay mo. Bakit? Tingin mo ba okay ako? Wala siyang kwenta. Makasarili siya. Hindi niya iniisip ko ano yung pwedeng maramdaman ng tao. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa niya sa akin? Mas masakit pa sa ginawa ni Luis. At least si Luis, hindi ako pinaasa. At isarap-arapan yung pinabuka sa akin na nakamubuan na siya. E si Nicolo, pinangako na sa akin na mabalikan niya ako. Nanumpa kami sa isa't isa na hindi niya ako kakalimutan. Pero sinungaling si Nicolo. Well, alam mo, sis, sigurado ako yung kaibigan mong yan. Sigurado ako na gusto ko na niyang makasama. Gusto ko na niyang makakwentuhan. Gusto ko niyang mayakap. Ayoko nang umasa. Ayoko nang pagpilitan yung sarili ko sa mga tao. Ayaw naman talaga sa akin. Stop! Nick. Sis,
Ayos na lang ako. Sis, no. Sis, dito ka lang. Okay? Mag-stay ka lang. Ayusin ko lang to. Let's go. Sis! Sis! Sorry na. Bro. Patambay muna dito, ah. Hindi ako makabalik sa bar, eh. Okay. Ay. Oh. Parang ano nangyari sa'yo? Ito? Kasi na-booking ako ni Jenny at Emily. Eh, ayun. Nag-iwan ng souvenir. Ay, nako. Mabahay talaga. Ikaw, bro. Kumusta yung lakad mo? Success ba? Nakarama ako sa pagsisinungaling ko, bro. Sinugod ni Kate si Ses. Akala niya kasi may nangyari sa amin dalawa. Nagalit pa sa akin si Ses. Teka, hulaan ko, ah. Hindi mo na naman sinabi kay Princess na ikaw si Nicolo. Tama? Malaking problema, bro. Sa palagay ko, wala nang chance na mapatawad pa ako ni Ses. Kasi, sa tuwing na binabanggit ko yung pangalan na Nicolo, mas lalo lang kumukulo ang dugo niya. So, paano yun? May bala ko pa sabihin ito. Hindi na siguro, pare. Mas maganda na rin siguro na ilihim ko yung pagkatao. Total, malapit na rin yung mundo namin sa isa't isa, eh. Ayoko namang gumapa ng dahilan para masira pa yung pagkakaibigan namin. Dahil lang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago kahit kailan ikaw lamang ang mananatili. Isang Ses? Bakit hindi? Maganda siya. Mabait pa. Sino ba lalaki ang hindi magkakagusto sa isang princess? Nick can never do that to me. Si Nick? Hindi. Pero yung Ses na yun, I doubt it. Hindi kaya na nakapag-break siya sa'yo. Si Nick naman ang susunod niya yung gusto i-target. Si Nick? Hindi siya mahirap magustuhan. Mabuti siyang tao. Marunong siya mag-alaga. Nandiyan ka naman. Ayoko na makigulo pa sa'yo yung Ses. Ah, Mother, may kasama po pala ako. Kita na kayo ulit.